Lumang Spark, kamusta kayo? Sundan natin yung mga Spark, pag-uusapan natin ng ang mga message ng lalaki kapag mahal ka talaga. At kung handa na kayong lahat ay mag-start up po tayo, at muli, be inspired! At ang unang message ng lalaki kapag mahal ka talaga is, hindi ka nawawala sa isipan ko. Is max point ng isa mga bagay na kapag may message sa'yo ng isang lalaki, eh mahal ka talaga. Maraming karugtong ang salita na yan. Let's say, sabi natin, hindi ka nawawala sa alaala ko, palagi ka sa isip ko, palagi kitang naalala, palagi kong iniisip kung kamusta ka, makakadikit ng salita na yan. Palagi kong iniisip kung kumain ka na ba, palagi kitang nasa isip, laman ka palagi ng utak ko at alaala. Ganyan ba ang minsan sinabi sa'yo ng isang lalaki? Kung sino mga lalaki yun, ay sigurado kayo super na pinapahalagahan ka talaga nun. Dahil para palagi kang isipin ng isang tao, ibig sabihin ganun ka kahalaga. Alam niyo yan dahil kayo mismo, kapag kayo ay palaging merong iniisip na isang tao, ay mahalaga ito sa inyo. Ganyan ang tao eh. Kung sino yung mga pinapahalagahan nila, doon sila masyado nagpo-focus. Kaya kapag ang isang lalaki ay lagi kang iniisip at sinasabi niya pa ito sa'yo, sigurado ka inspired na mahal ka talaga niyan. Sapagkat isa yung sapatandaan, sinyalis na ang isang lalaki pinapahalagahan ka, mahalaga ka sa buhay niya, at mahal ka niya ka-inspired. At ang pangalawang message ng lalaki ka-inspired kapag mahal ka talaga is, ano bang pwede kong maitulong sa pamilya mo? Is maks pa niya ang pangalawang message ng lalaki kapag mahal ka talaga. At marami rin kadikit ang message na yan, tulad ng, ano bang pwede kong maitulong para maging okay kayo, para maging gumaan ang pakiramdam mo at maging okay ang pamilya mo, mga ganun ka-inspired. Basta concern siya sa pamilya mo at hindi lang sa inyo, hindi lang sa iyo. Ka-inspired, kapag mahal ka ng isang lalaki, mamahalin niya na rin pati ang pamilya mo. Kung pinapahalagahan ka ng lalaki, papahalagahan niya na rin ang pamilya mo. Ang iba pang taong mahalaga din sa iyo. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Hindi yung ikaw lang yung mahal niya. Hindi yung sa'yo lang siya may pagpapahalaga. Hindi yung ikaw lang yung iniisip niya, pero yung magulang mo, yung kapatid mo, wala siyang pakialam. Hindi ganun yun ka-inspired. Kung tunay kang mahal ng isang lalaki, dapat may respeto din siya sa pamilya mo. At para mapakita niya ang respeto niya sa pamilya mo, ay kailangan ka-inspired. Palagi siyang tumulong dito at magpakita rin ng pagmamahal. At sa yun sa mga message ng lalaki, kapag mahal ka talaga, ano bang maitutulong mo sa pamilya mo? Handa siyang tumulong. Handa siyang magsakripisyo para din sa mga taong mahal mo. Hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa pamilya niya, hindi lang para sa inyong dalawa, kundi pati na rin sa ibang taong mahal mo pa. Ganyan ang tunay na pag-ibig ka-inspired. Mamahalin niya rin yung mga iba pang taong mahal mo, tulad ng pamilya mo ka-inspired. At ang pangatlong message ng lalaki ka-inspired kapag mahal ka talaga is, mananatili ka palagi sa puso ko. Yan ang pangatlo ka-inspired kapag sinabi sa iyo yung isang lalaki yan, ang ibig sabihin lang ay talagang mahal ka niya. Seryoso yan sa'yo at talaga namang ka-inspired, sincere at puro ang pag-ibig niya. Dahil para sabihin niya yan, ibig sabihin totoo yan. Alam niyo mga kalalakihan, di naman madadrama yan eh. Minsan, nagiging madrama lang kapag seryoso totoo. Eh para sa siguro sa ibang tao, madrama yung ganyan. Pero kapag ang lalaki sinabi sa'yo yan, eh talaga namang seryoso yan sa'yo. Para sabihin niya yan. Palagi mananatili ka sa puso niya. Diba? Kahit anong mangyari, magkalayo man kayo, may problema. Kahit maghiwalay pa kayo, o sabihin pa natin ka-inspired na may magustuhan ng iba o may mahalin kang iba, ikaw pa rin ang mamahalin niya ka-inspired. Mananatili ka sa puso niya. Kahit na magkaroon na kayo ng iba-ibang hindi kayo man kayo magkatuluyan, sabihin natin magkaroon ka ng ibang karelasyon o magkaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya, balang araw, eh, mahal ka pa rin niya, di ba? Sana lang magkatuluyan kayo dahil sayang naman yung pagmamahal na yon. Sa yun sa mga sinyalis na mahal ka talaga ng isang lalaki, sa yun sa mga sinasabi niya ka-inspired. At tapang apat ang message ng lalaki ka-inspired kapag mahal ka talaga is, kapag may time ka, message ka, or usap tayo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Para ang isang lalaki mag-demand o makiusap o mag-request ng ganyang klaseng bagay, sigurado ka-inspired. Gusto ka niyan, pinapahalagahan ka o mahal ka. Dahil bakit siya magbibigay ng panahon sa'yo? Bakit niya gugustuhin magbigay ka rin ng oras sa kanya? Bakit siya magbibigay ng pagkakataon
na pumasok ka sa buhay niya o bakit siya magsusumiksik sa buhay mo o kung anumang dahilan para gustuhin ka niyang makausap ng kahit magdamagan pa, ka-inspired. Since sa mga talaga namang sinyalis ng isang lalaki ay mataas ang interest sa'yo sapagkat gusto ka niyang palaging makausap at talaga naman sigurado ako para maparamdam din sa'yo ang kanyang pagmamahal. Diba? Kasi kapag ang boyfriend mo o ang asawa mo, sino mang partner mo, sino mang lalaki yan, kapag ka okay lang sa kanya kung kahit wala kang message, okay lang sa kanya kahit na matagal kang mag-reply, okay lang sa kanya kahit wala kang paramdam, sa tingin mo ba sobrang pinapahalagahan ka ng lalaking yon? Sa tingin mo ba tunay kanyang mahal? Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi makakatiis, hindi makakapaghintay tulad na lang ng message mo. Kaya kapag ang isang lalaki mahal ka talaga, palagi siya naghihintay ng message mo. Kapag ang isang lalaki talagang mahal ka, ay hihintayin ka niyan ka-inspired. Hindi siya makakapaghintay, hindi siya makakatiis na wala kang paramdam sa kanya. Kaya kung ang partner mo ay matagal ng panahon hindi nagme-message sa'yo, matagal ng panahon hindi nagre-reply sa'yo, eh mag-isip-isip ka, baka bumaba na ang interest niya sa'yo o nawala na ang attraction niya sa'yo o baka lumipas na ang pagmamahal niya sa'yo. Sapagkat, opo maka-inspired, ang pagmamahal ay hindi agad-agad nawawala. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ito nawawala. Nawawala din ito, hindi lang agad-agad nawawala. Kaya nga, lagi ko ito yung turuan na dapat i-maintain nyo ang pagmamahal ng lalaki sa inyo. Una sa lahat, lagi ko sinasabi na ayusin mo ang ugali mo. Palagi kang magpaganda at lagi kang mag-self-improve. Ayusin mo ang buhay mo at palagi mo siyang tulungan sa inyong relasyon. Huwag maging toxic, umiwas sa pag-aaway, yung mga bagay na tinuturo ko para ma-maintain o manatili ang pagmamahal ng lalaki sa iyo. Ganyan talaga sa buhay ka-inspired. Lahat tayo nagkakamali. Pero kung magagamay mo ang sitwasyon at malalaman mo ang mga sikreto upang maging okay kayo palagi, talaga naman, kung yun ang gagawin mo, ang lalaki niya ay palagi kang mamahalin. At ang isa nga yun sa mga message niya ka-inspired, kapag mahal ka talaga niya. Sana ganyan naman sinasabi sa inyo na lalaking mahal niyo upang mapatunayan sa sarili nyo na siya ay may pagpapahalaga sa inyo. At ang panglimang message ng lalaki inspired kapag mahal ka talaga is, gusto ko sanang makilala ka ng pamilya ko. Yan ang panglima inspired. Kapag ang isang lalaki ay gusto kanyang ipakilala sa pamilya niya, sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, ibig sabihin lang nung inspired ganun kakahalaga at talaga namang totoo siya sa pagmamahal sa'yo. At hindi peke ang pag-ibig niya sapagkat malaking bagay yan, seryosong bagay yan at hindi yan basta-basta na ang taong ipapakilala niya sa pamilya niya o sa mga mahal niya sa buhay ay ikaw at hindi ang iba. Diba? At ibig sabihin lang din nun, wala siyang tinatago sa'yo dahil ikaw yung ipapakilala niya. Hindi naman pwede na meron siyang ipinakilala nung nakarang araw, papakilala ka ulit niyang ipapakilala ka ulit ka rin niya. Ano yung dalawa-dalawa kayo? Dalawa kayo na pinakilala niya sa pamilya niya? Ay gumagawa ba ng gano'n? Kung meron, eh ba? Kampihan yun. Kinakampihan, di ba? Kinukonsinti siya ng pamilya niya. Pero di naman sa karamihan gano'n. Di ba? Pag pinakilala ka ng lalaki sa pamilya niya, ibig sabihin, ikaw lang ang mahal niya. Ikaw lang ang relasyon niya. Siyempre, pagagalitan siya ng magulang niya kung sino-sino pinapakilala niya. Pero pag ikaw lang, ibig sabihin lang nun, seryoso yan sa'yo. Mahal ka talaga, may plano yan, at talaga naman pinagmamalaki ka niya. Pinapahalagahan at nirerespeto pa para gawin niya yan. Sa isang mga sikreto upang malaman mo, masabi mo na ang isang lalaki ay may pagpapahalaga sa'yo at mahal ka talaga. Sa isang mga message niya sa'yo, kapag talaga naman ka-inspired, totoo at seryoso ang pag-ibig at pagmamahal sa'yo ng isang lalaki. Gusto ka niyang ipakilala sa kanyang pamilya ka-inspired. So Max po nilang po, maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos ng vlog na ito. So hindi po kalimutan mag-like, comment and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi po po nagsubscribe, ay po subscribe na po mga ka-inspired at click ko na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Sa mga gusto magpa-advise or magpa-coaching ay pakimesh lang po ako sa aking Facebook at pakichat po ako dyan para mapag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig. Siyempre meron naman din pong kahit pa paano bayad ka-inspired. Dahil nagbibigay din naman tayo ng oras para ayusin ang inyong mga problema. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!